You guys know how much I love Oxycure Sulfur Soap and Body Acne Spray. They're the only products I found that can solve my body acne. The good news? They're on sale right now. Add to cart these solutions your skin will love today. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Welcome to my second YouTube channel. Napakaganda ng video mga kaaldab, ano? Yan po yung video na kung saan po pinag-usapan na naman po sa APT Studio, na kung saan ay kinanta ang theme song ng Aldab o ginamit sa Aldab. Dito mga kaaldab, hindi po may iwasang banggitin ito ni Jose at siyempre ni Bossy. Marami pong pagkakataon mga kaaldab na talagang mararamdaman mo mismo kay Alden Richards. Ganito po talaga kasi kalakas ang fandom ng Aldab Nation, na kahit po napakaraming bumabatikos eh hindi po nagpapatalo. Sa dami po ngayon ng endorsement nila Mengay at Nitisoy sa social media mga kaaldab, eh hindi po talaga may iwasan na may mga taong naiinggit na talaga naman pong literal na ipinapakita sa social media, hindi man po nagpapakita ng mga muka at hindi naman po kumbaga mga kaaldab ginagamit lang po nila ang social media. Napakarami pong tao ang gustong pabagsakin ang Aldab, pero mas marami po ang sumusuporta. Gaya ngayong pinalabas ito mga kaaldab, grabe po. Siguro kung nasa APT Studio po kayo, eh doon po may sisigaw nyo. Kaya lang nasa loob lang po tayo ng bahay. Hindi po natin magagawa yung gusto nating gawin. Yung tipong iparamdam sa buong Itbulaga Management at APT kung gaano nga po ba talaga, kung gaano nga po ba talaga kalakas ang buong Aldab Nation. Napakarami pong tao ang nagmamahal. Kaya nga mga kaaldab, mag-antay-antay na lang po tayo dahil may namumuupo raw na kumbaga pasabog ang Aldab Nation. Well, sabi ko nga po sa inyo, lagi lang po kayong maki-update dito sa channel natin para malaman nyo yung buong istorya. Kasi siyempre mga kaaldab, kailangan ko muna ng kumpirmasyon para maibigay ko po sa inyo. Well, dito po sa mga nakaganapan po kila Mengay at Tisoy, at sa pagpigil ng live stream ni Tisoy na sinabing nawalan lang po siya ng internet, doon na lang po ay po pwede na po kayo magduda. Pero gaya nga po ng lagi nating sinasabi, mas maganda kung may ebidensya at resibo na magpapatunay. Hindi po ba kasi kung haka-haka lang po at sasabihin ko, may mga pagkakataon na wala pong maniniwala at maghahanap ng ebidensya at resibo. Gaya ngayon mga kaaldab, na medyo tumalino na po yung Aldab Nation. Yung iba, kasi yung iba talagang naghahanap muna ng ebidensya bago maniwala. Gaya nga po ng nangyari sa 5 years anniversary ni Mengay sa APT Studio. Masasabi natin na napakalaking sabihin na natin na literal na dismayado. Kumbaga kasi may inaasahan tayo, may sabing pasabog, kumbaga umasa po tayo lahat, lalo na po yung mga iba na may magandang magaganap o talagang malaking magaganap sa APT Studio. Pero gaya nga po ng napanood ninyo at gaya rin nga po ng mga komento sa social media, eh karamihan po siguro 70% na nag-comment po sa social media eh talagang dismayado. Sabihin na natin na may mga mamis pa rin po na masaya, pero yung iba po kasi ay wala pong o hindi po gumagamit sa social media,
wala pong kakayanan, kumbaga kumukuha lang po ng update sa mga YouTube vlogger. Well, totoo to mga kaaldab, dahil napakarami pong nagko-comment sa atin ng mga mamis, mga senior na hinihiram pa po nila yung cellphone nila sa mga anak nila para lang po makapanood sa mga nagba-vlogs po para sa Aldab. Pagkatapos ay mag-aabang sila, hindi nila mapapanood. Kaya nga mga Aldab, may mga pagkakataon po o masasabi nating hindi maganda minsan ang nagpapakalat ng mga fake news. Apektado po lahat, hindi lang ako, pati po ang buong Aldab Nation, kasi pinaasa, pagkatapos ay wala po, hindi po ba? Yan po kasi ngayon yung pinagpipiestahan sa social media. Hindi ko alam mga Aldab kung hanggang kailan ito matatapos at kung matatapos pa ba po ba ito, dahil hindi naman po natin talaga kagustuhan yung mga nangyari, talagang planado na. Kumbaga iniisip kasi ng iba na may maganda, pagkatapos hinold, alam nyo naman po sa mga ganyan ay management po talaga yung may hawak. Aminin po naman ninyo o hindi, isa ka lang talent, wala kang magagawa kapag ka sinabi ng iyong manager, susunod ka na lang. Hindi po ba kapag ka may taping at tinawagan ka, agad-agad kang pupunta, ano man ang iyong ginagawa, kailangan mo munang ihinto siya dahil mas importante itong pupuntahan mo. Parang ganun din po mga Aldab, na ultimo si Tisoy eh hindi po bumate, talagang literal po ipinakita. Kaya nga mga Aldab, pinagpiestahan naman ito sa social media. Well, sa dami po kasi ng TV commercial ni Mengay, sa dami rin po ng TV commercial ni Tisoy, parang yung dalawa na lang po yung talagang sabihin natin kumbaga matayog o tagumpay na naranasan nila ngayon. Samantalang po ang ibang artista na pilit pong bumabangon at pilit pong ginigis po ng GMA Network o binibuild up, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po makakuha. Yan po yung sinasabi natin, parang matabang. Marami kasing nagsasabi na kailangan daw munang buwagin ng GMA Network ang Aldab para tuluyan pong umangat ang mga GMA Artist Center nila, na kung saan mga Aldab eh napag-iiwanan na po raw. Well, totoo to mga Aldab ba? Alam nyo naman po at napapanood nyo naman po yung iba na talagang hindi po natin, hindi na po mailagay kung saan ng GMA Network. Kung kanino nila isasabak, hindi po ba? Napakarami po talagang tanong na tanging sila Mengay at Tisoy lang po ang po pwedeng sumagot. Kaya nga po, mag-antay-antay lang po tayo. Si Tisoy na rin po yung nagsabi, nakita-kita-kits tayo sa dulo. Ano nga ang dulo yung sinasabi niya? Hanggang kailan po tayo maghihintay? Napakaraming katanungan mga Aldab na yan din po ay binabato natin. Pero sabi nga po nila, nakapaghintay nga po tayo ng 2 taon simula nung binagsak yung Aldab, ngayon pa kaya umabot tayo ng 5 years. Common sense na lang po raw sa mga taong hanggang ngayon ay hindi po naniniwala. Pero sabi ko nga po ay kailangan nating respetuhin ang mga komento, lalong lalo na po ng mga Aldab Nation. Kahit po anong sabihin nila, pag mga may kumakalat po kasi sa social media ay agad-agad po sila nagbibigay ng mga maling impormasyon, na kapag may nabasa lang po sila na keso mag, well, hindi ko po masabi ng literal, kumbaga kasi may kumakalat po sa social media na mag-guess daw po si Arjo Ataide sa bawal ang judgmental. Nakapansin-pansin nyo naman po, halos karamihan po ay talent ng ABS-CBN. Kaya po may maraming sumasaw-saw na baka isunod na nga po raw si Arjo Ataide. Well, wala po tayong dapat sabihin dyan, dahil alam naman po natin na malabong gawin yan nila Bossy, dahil alam nila ang pinagdaanan ng Aldab. Hindi po ba? Hanggang dito na lang po
ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo, paki-share po yung video natin mga kaaldap sa mga mamis, sa mga titas, lalong-lalo na po sa mga nagmamahal, kila Menggay at kay Tisoy. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.